Nandito ako ngayon sa park. Ang daming tao na nagpapainit sa araw. Yung ano, gustong magpatan ng kulay. Ibang ibang lahi ganun kasi sila. Hindi gaya sa atin na inalagaan natin yung kutis natin, di ba? Ayan, ang daming tao. Galing na ako sa lakad ko. Malapit kasi dito sa amin yung tirahan ko. Kaya dumaan muna ako dito. Dito ako na mahinga. Nagpalipas pa ng kunting oras lang. Yung mga minutos lang naman. Kasi may kausap ako kanina. Yung kapitbahay ko dati na naging yung nagbibigay sa akin ng banana cake. Kausap ko kanina. Ayan. Ayan, ako ipauwi na. As usual, may bit-bit na naman ako. Balik ako. Pero abalik ako mamaya sa akin dito. Mag-walking-walking. Kasi every afternoon ako nag-walk. Inaano ko na yung paa ko. Ina-testing ko na kung kaya na yung kung matagal ang walking-walking dyan. Ayan. Ako ipauwi na. Makikita nyo naman. Balik ako mamaya dyan. Mag-walking-walking. Ganun lang naman kasimple ang buhay. Pero alam nyo kung anong bit-bit ko. Ayan. Siyempre, pag Pinay ay lumabas na, sigurado yan. Pagkain ang bit-bit. Ayan. Ano naman, nakagastos lang naman ako ng ano, 19 euro. 1 euro yung Xerox copy. And then, yung turon na 2 piraso. Gusto ko lang tikman. 3 euro. Sa 3 nakabalot. Tik po 5 euro. Ano yun eh. Kakanin na malagkit. Kasabakit. Ano ba yung isa? Kalimutan ko. Basta, pagkain yun. Sa akin kasi maano ko sa mata eh. Yung papagkain. Mata ko yung mata ko. Sa totoo lang, nag-order pa ako ng barbecue bukas. Kaya lang. Pero, sa pinsan ko na yun. Siya ang gumagawa. Dahil, maamoy yung pag niloto ko sa kwarto ko. Kaya, pag yung nagkikrave lang ako, order na lang ako sa kanya. Hindi, magpapabili ng balot. Ano lang. Ano lang naman kasimpleng buhay. Magtipid tayo sa mga ibang bagay. Huwag lang sa pagkain. Kasi, ang pagkain, yan ang... Sinakain na natin, no? Napupunta sa loob ng katawan natin. Eh, yung gamit, nasa labas lang yan. Kumbaga, magtipid kayong sa mga ibang bagay lang. Huwag lang sa pagkain. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Sa pagkain, sa vitamins, sa mga importanteng pangailangan. Ganun. At ang dilim na. Ganito lang ang buhay ni Watin. Kasimple. Walang keme-keme. Kaya yung mga basher dyan, naninira sa akin. May nadulas kasi eh. Ma-share ko lang naman. May nadulas. Kausap ko sa telepono. Akala mo yung kaibigan mo. Hindi pala totoo. Kaplastikan lang pala. Nadulas siya. Alam mo si ganito, sabi niya ganito sa'yo. Ganito ka. Pero sabi ko, aba si Watin, matapang yun ah. Oh, ganun. Letter T nga lang. Mismo, siniraan ka sa ibang tao, pero binuking niya ang sarili niya sa'yo. Di ba? Nagsaklap. So, anong iisipin mo kung ikaw yun? Ganun ba? O, di ganun. Mag-isip ka na lang. Nadulas na siya eh. So, it means, in-expect ko na lang na the more na sinisiraan ako. Kung yung isang tao na biglang nagbago na sa akin, siguro nakausap ni ganito yun. Nakausap ni si ganito yan. Kasi, ugali niya manira ng tao eh. Ewan ko ba? Lalapitin ako ng tao yung mga ganyan. Ano mo meron sa akin? Diyos ko. Simple-simple lang ng buhay ko eh. Pero okay lang. Okay lang. Hinayaan ko lang naman. Doon siya masaya. Why not? Gawin lang yung gusto niya. Ika nga, karma is real. Di ba? As long na wala akong ginagawa sa kapwa ko. Walang problema sa akin. Kasi andito na naman ako. Papasok na. Ang dami kong sosin. Mayaman ako sa sosin. Hindi ko nagbawas eh. Dapat sosin ko lang kanto ko ang bitik ko. Pero dumaan kasi ako kanina doon sa trabaho ko. Kaya dala ko pa rin ang sosin. Pero usually, pag lumalabas ako, hindi ko dala. Just in case mawala ko yung sosin ko sa kwarto ko, hindi madadama yung sosin ng amo. Ganun yun. Kailangan mag-ingat. Double ingat. Ingat na talaga. Ganun. Dito na ako, papunta doon sa pinto. Yung bahay ng guardian dito sa building. Wala siya kasi every weekend may bahay sila sa outside, doon sila umuwi. Parang totally rest naman every weekend. So, siguro kabanding niya yung anak niya, mga anak niya kasi may 2 anak.
Saka may peace of mind. Kasi pag nandito sila sa weekend, hindi mo maiwasan yun. May nagtatanong-tanong, nagtatawag-tawag. Kaya kasi, pag meron akong ano, nagtatanong-tanong. Siyempre, normal naman yan. Alam naman yan. Ngayon, pumura tayo dito. Pinaka-garden ni Guardian. Mabait na garden namin. Ang dami niyang halaman na bulaklak. Ang gaganda. Sa kanya mga ito. Kayong entrance namin. Hindi ko lang pinakita. Ang ganda doon. Ang ganda. Halos araw-araw niya inaayos. Halos araw-araw niyang inilipat-lipat yung halaman niya. Iniiba-iba niya. Napapansin ko naman tuwing bumababa ako. Ganun lang naman ang buhay. Di ba ang simple ang buhay? Kung mas maganda ang buhay, mas magaan, kung wala kang inggit sa kapwa mo, makontento ka kung ano ang nasa iyo. Ganun yan. Pag yung, bakit ikaw ganyan? Bakit ako ganito? Bakit ako ganyan? Ganyan. Huwag mo ikompera ang sarili mo sa iba. Kasi hindi mo alam, yung nasa kanya man, ang makikita mo nasa kanya at wala sa'yo, ang isipin mo na lang, yung nasa iyo ay wala din sa kanya. Ganun lang yun. Saka, walang inggitan, Diyos ko. Inggitan, siraan. Gusto mo lang makuha yung simpatya ng ibang tao at anuhin ka, magiging kaibigan mo at makuha mo ng loob nila. Manira ka ng ibang tao. Ano bang ano mo doon? Nang benepisyo mo doon? Masaya ka ba? Yayaman ka ba dyan? Hindi naman, di ba? Diyos mio. Ganun lang naman ang simpleng buhay. Diyan, dito na ako. Andito na ako, pero nakamasta ako. Pero okay lang. Talagang ganyan. Ay, may tumatawag sa akin. May miss call ako. Siguro kami na yun. Yan. At ito lang, hindi ko naayos. Yung mga lakad ko, isa lang hindi ko naayos. Yung dahil sa telepono, telephone bill ko. Dahil dati, naka-open naman sila lang Saturday. Pero ngayon, dahil ng itong sitwasyon, close na pala sila every Saturday. Dahil nga pandemic. Kaya ganun. Ang natapos ko lang, yung sa tax ko. Kasi dun sa Darcy, nawala din naman eh. Wala yung gusto kong bibihin na case eh. Pumunta naman ako sa upang ko. Okay, natapos ko naman. Dun sa tax, natapos ko naman. At nakabili din na ako ng pagkain ko. Yun lang. Ganun lang. Lumalabas lang ako pag importante. Pero pag wala akong importante yung pupuntahan, hindi ako lumalabas. Kahit Sabado-Linggo ay rest day ko. Pag hindi ako hindi importante yung pinupuntahan ko, hindi ako lumalabas. Yun lang. Nag-walking lang every afternoon. Malapit lang, di ba? Yun lang. Kung bibili ako ng gamot ko, sa grocery, ganun lang. Kasimple lang talaga ang buhay. Hindi ako pala pasyadora. Dati pa naman. Dati pa naman, kahit yung dalaga ako. Alam na ng asawa ko yan eh. Ayan, nag-walking si kuya. Sabi niya, bonsyo sa kanya lang yun. Ayan. Ang laki niyang tao, di ba? Binati naman ako. Hindi lang naman siya suplading. Hindi naman siya suplado. Gano'n dito eh. Gano'n dito. Kahit di ka kilala. Kahit anong lahi ka. Pero, may ugali pa. Ang kapwa mo, Pilipino. Lalo na. Titignan ka pa na. Taas, pababa. Pababa, pataas. Ano na ba yan? Alam mo yung gano'n? Di na ba naka-experience yung gano'n? Parang nang sombrero ko. Luma na kasi ito eh. Pandemic, di ako makabili. Hindi ko mahanap yung black. Sa pagtsagahan niya na lang. Tabi magbablog ako, itong lagi kong kasama pag summer na yan. Ayoko naman magpayong, kaya ito lang. Yan ito lang. Prepared lang sa mukha, sa araw, kasi sa mata also. Kasi ano eh, para ka ng, ano ba ibig nung, ano ba yung Tagalog yung ano? Ano ba yun? Yung anong lumilipad na malaki ang mata. Yung nakamas ka na, nakashades ka pa. Parang ano yung tsura, no? Parang walang, tapos nakasombrero ka pa, kaya hindi na ako nagsusombrero. Ay, hindi na ako nagsishades. Ganyan na lang, at least para manong makita naman ng half-face mo, kahit sa mata lang. Hindi yung nakasombrero ka na, nakamask ka na, nakashades ka pa. Walang makikita talaga. Para ka naman, ano? Ano ba yun? Hindi ko masabi, yun, nasa utak ko. Diyos ko, kaya mo na nga. Sakit lang sa ulo yun. Ayan. Galing Greece pa to. I-share ko lang. Lumang-luma na to eh. Pero paborit ko to. Kahit umuwi ko sa Pilipinas, dala ko to eh. Pag bumabalik na naman ako sa abroad, dala ko pa rin. Kasama sa mga underwears ko. Kasi maliit lang siya eh. Kaya pag hinanap ko. Pero yung isa, hindi ko mahanap eh. Baka nakatupi lang ng maliit. Oh siya, naparami na naman ng kwento-kwento ko. Ganon. Thank you so much. Sarap ang mga katao.
Tupang, yung premiere ko sa Tupang Makatao na lang eh. Yung isa nagpaalam na ako. Ayoko kasi ma-stress. Saka ayoko yung may team ako na nakakasupport sila sa akin tapos hindi ako makasupport ng po sa kanila. Kaya nagpaalam na ako ng maayos. Ang ginawa ko, hindi ako after ng prem ko, nakalipas pa ata ng 3 araw, nagsupport pa ako ng 3 araw, hindi saka ako nagpaalam. Kasi ayoko yung may utang bago aalis sa isang grupo. Gusto ko yung malinis bang pangalan. Kaya yun, sa Tupang Makatao na lang ako naka-stay ngayon. Kasi yun, may nakalaan na talagang cellphone para doon kahit ako'y lumalabas o saglit lang. Minsan naka-video ako, minsan hindi naman. Kahit sabihin ko naka-video, minsan nagpipindot pa rin ako. Parang nakasanayan na. Ganun, after frame, sinasali na sa WW. Sa aman ng Diyos naman, umiikot naman. May progreso naman ang channel. Kaya, supportahan lang naman. Ganun, maraming salamat. Tupang Makatao, family, sis Ja, creator, sa mga admin, sis Mamiya, Mariel, ano ba yung sino pa? Sorry, hindi ko na kabisado yung isa. Huwag ka na magtampo ha. Basta mga admin, ganun na lang. mga members, sa mga bagong members, sa old member, ganun. Halos kinakilala ko na kayo kasi. Minsan doon sa video nyo, doon sa WW. Hindi ko na pwedeng sabihin ng maayos kasi alam nyo na yun eh. Nasa grupo na eh. Yun, minsan siya kasi nakatutokson sa laptop ko. Pinapanood ko yung mga vlog doon na isasaling video. Kaya, maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang pagsuporta. Ayan. Kahit wala akong friend, sigurado yan, magsusupport pa rin ako. At magpapaalam ako kung nakabili. Wala naman. Mas maganda yung pakiramdam kasi yung nakakapagsupport ka din sa kanila. Kasi nakakasupport naman sila sa akin. Ganun. Ganun ako. Kaya ako yung nagpaalam sa kabila. Kasi hindi ako makakasupport doon ng maayos. Para unfair naman, di ba? Para mas ano. Kahit isang grupo na lang. Kung solid naman ang grupo, why not? I-keep, di ba? Ayos niya. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Talking lang naman. Vlog, talking lang naman. Ako ilalabas din mamaya. Ako uuwi muna kasi may mga daladala ako. Paano kung mag-walking kung may daladala ako, di ba? Minsan kasi pag nag-walking lang ako, ang dala ko lang. Cellphone. Susi. Saka bawasan ko yung susi kasi halos andito lahat. Ayokong dinadala kung saan ang susi ng ano, sa trabaho. Gusto ko yung susi lang yung sa gate saka yung kwarto ko. Hindi ko kasi maalala na Sabado ngayon. Akala ko Biyernes. Sabado pala. Kasi pag weekend, hindi ko dala-dala. Asya, bye. Thank you so much. Momo chup-chup.